maghanap uli kayo ng Marcos. Or someday, somehow, somewhere, that fellow will be elected. Alam niyo po si Presidente Duterte, no, dahil madalas kami magkasama, no, talagang sinasabi niya, hinahangaan niya ang inyong mga ama. No, pero sinasabi rin niya na yung kanyang nanay ay talagang aktibo nung panahon ng EDSA kasi patay na yung tatay niya at nung mga panahon na yon. At talagang dilawan yung nanay niya. At siya mismo, parang at that point in time, eh, bumitaw din dahil feeling niya, hindi na kukontrol ng inyong ama dati yung militar na. So, what is your relationship with the president? I know he has said na mas gusto kanya maging vice president, pero paano mo rin i-reconcile na yung punto na kayo napaalis sa pwesto, eh, nanindigan din yung presidente laban sa inyo? Well, lahat naman tayo may paniniwala. Meron tayong advokasya, meron tayong ipinaglalaban. Eh kung ganyan ang tapat na kanilang paniwala, eh ano man sasabi mo? Di ba pag-usapan natin? Baka makumbinsi ka ta na iba talaga ang pangyayari o baka para maipakita sa inyo kung ano yung from our perspective, kung ano yung nakikita namin. But you know, these are things that are open to discussion. Hindi naman ito basta yung ad hominem attacks ang talagang hindi naman talaga walang silbi. So my personal relationship with the president goes back a long time. So that's part of it. Marami talaga ganyan naman talaga sa politika. Yung magkalaban noon, magsasama, yung kasama noon, maglalaban. So politics makes for strange bedfellows. Yes. Okay. So nangyayari talaga. I'm beginning to find out. Ulit-ulit na sinabi ni Pangulong Duterte na si Bongbong Marcos ang kailangan ng Pilipinas. Alam niyo kung bakit? Dahil blueprint ni Pangulong Marcos ang Build, Build, Build projects na ipinagpatuloy lamang ng Duterte administration. So would you say that there is similarities in terms of leadership of ex-President Marcos and your leadership? Uwid against the... Kayo. Meron po ba similarity? Wala eh. I cannot match even the fraction of what he had. He was very bright. Mm-hmm. And he knew all along. He could almost predict what was in the future. So sir, do you believe all of Marcos' years as president were good? Well, in the sense that we take it as a time for a man to be president. Hindi mo masabi na lahat na masama ang ginawa niya. All the things that Marcos has built, nandiyan pa hanggang makikita mo eh. Ngayon, iba dumaan mo lang. May isang highway na tama. But sir, do you also recognize the bad, supposedly, that happened during that time? Well, lahat, we all have our faults. We all have that. Every human being has fit to play. Ganon yan. Pero yung idealism, ang mahirap abutin. He had the idealism, he had the vision for this country. Ako, I do not compare me with him. Ako, interesado lang naman ako magtrabaho sa gobyerno. Oh, it happens to be the presidential thing, but ito si Ferdinand Marcos really planned his life to serve his country as president. Makita ko naman ang rise niya sa ano. Kami dito, taga Mindanao, do not compare me with the president. Sir, a lot of people are also supporting a tandem of you and Bongbong. What do you think of that, sir? I thank the whole tao who were there, and I would like to thank them. For after all, I said, not everybody knows it, my father and
Ferdinand Marcos were close allies. He was a loyal ally. Sir, what in the Marcos governance would you copy in your own presidency? Then? Kita mo naman. Biyayang dagat, maganda yun. Masana ka na 99, maganda yun. Ba't yung nanon na siya, they allowed, binigay na niya sa tao. This is the blueprint. Eh, along the way, foreign corrupt dito, foreign corrupt doon, nasira. And the last days, wala na. Pero overall, I think that he did something good for the country. For after all, we elected him. And he was not, sabi mo na, may isang word dito na, tamad. Hindi tamad yun. I believe that he was really, even asleep, he was thinking about his work as president. Sir, could you just reiterate why President Marcos deserves to be? Because he is president, or he was the president of the Republic of the Philippines, and he was a soldier, and he was good. Matatanong na lang kasi ang tao, kasi wala nang nakita kung yung pagkakamali. That is, you know, when people judge best when they contempt. Ganun kasi yan. You are at your best element, especially yung pasiraan ng kapwa mo tao. Hindi kanila mamadya. Look at the structures that Marcos built. Ang Build, Build, Build projects tulad ng infrastructures, industrial, agricultural, and mining and reclamation projects ay part ng economic development program na matagal nang inilatag ni Pangulong Marcos. Backup yan ng Marcos Wealth o yung mga interes na kinita ng mga invested assets ni Pangulong Marcos sa iba't ibang bansa. Kasama dyan ang subway, bullet trains, road developments, and many other projects such as building of new airports, ports and bridges that will connect major islands all over the Philippines at marami pang iba. May mga global funders, contractors, at agencies yan na nagmamanage ng mga proyektong yan. Pero bakit ngayon lang yan nagmaterialize during Duterte administration? Kasi ayaw pirmahan ni Cory Aquino, Fidel Ramos at Noynoy ang mga agreements para matuloy ang mga proyekto. Muntik na nga pirmahan noon ni President Joseph Estrada ang pagpasok ng mga trilyong-trilyong pondo at aprobahan ang implementasyon ng last will and testament ni Pangulong Marcos. Pero dahil napapaligiran siya ng mga Aquino appointees at mga anti-Marcos congressmen and senators, inimpeach siya. Pulubog ang ating bansa sa bigat ng ganap ng resesyon. Malubha ang lagay ng ating ekonomiya at namimiligro ang kabangyaman ng ating bansa. Ngunit, hindi nangangahulugan na wala nang magagawa ang pamahalaan at lalong hindi nangangahulugan na walang magagawa ang sambayan ng Pilipino. Sawana ang taong bayan sa mga walang kabuluhang pangakot palabas sa harap ng matinding krisis ng ating itong nakaraang taon. Ang kailangan natin ay ang mabilis at mabisang lunas. Ito ang matinding hamon na dapat natin tugunan. Tayong lahat, ang Panguluhan, ang Kongreso, ang pribadong sektor, ang mamamayan, mabigat ang hamong ito. Subalit, buo ang tiwala kong mas matimbang ang pinagsama nating talino, sipag at kakayahan. Makamasa sa ERAP. Ganon din si Gloria, pinakulong ni Noynoy dahil lahat ng mga politikong dilawan at komunista pinagtutulungan sila. Since I first became president in 2001, my declared foreign policy focus has been to protect the vital interests of the nation, including our 8 million overseas Filipinos. And I cannot apologize for being a protector of my people. Sa panahon ni Gloria, na-issue rin ang Marcos Wealth na kinukontra ng mga dilawan at mga komunista. Walang ibang makapagpapatuloy ng blueprint ni Pangulong Marcos
na inumpisahan muli ng Duterte administration kundi si Bongbong Marcos lang, na isang matalinong ekonomista. Kapag ang gobyerno ng Pilipinas ay napasailalim na naman muli sa kontrol ng mga dilawang Liberal Democrats at mga komunistang NPA-NDF, makabayan parties, sigurado tayong i-abolish nila lahat ng mga proyektong yan at unti-unti na namang maghahari ang oligarkiya sa bansang Pilipinas. Abogada ka, hindi mo alam tapos ang presidente ka. Tapos magsabi ka lang, relying on your being a lawyer, patay. It will be a classic. Last on this topic, tumanggap sir. Huwag kang tumanggap. Maghanap ko ng iba dyan. Yeah, ilagay nyo, disgrace. Remember, kayo ang nag-office nito. I kept my silence all along. Kasi supuro kayo mga wise, you think that your words coming out of your mouth are words of wisdom to the Filipino people. Now, Filipino people, you're listening to me. Hindi na po ako politiko, hindi na po ako tumakbo. Wala akong kandidato. Sinasabi ko lang sa inyo, disgrasya kayo pag silene ang buka ninyo. Alam nating hindi papayag ang mga mabubuting Pilipino. Nasobrahan na sa demokrasya ang Pilipinas. Kaya kumalat ang shabu, drug lords, prostitution, human trafficking, corruption, at nagkapweso sa gobyerno ang mga crybabies ni Joma Sison at Tikori. At naghirap ang ating mga magsasaka dahil ipinagkait sa kanila ang lupaing kanilang sinasaka na kinukontrol ng mga mayayamang pamilyang oligarko tulad ng mga Lopez at Cuanco na hindi naman sila ang tunay na may-ari ng mga lupa. Huwag nating kalilimutan ang lupa, property yan ng Diyos, at sinasaka para mabuhay ang mamamayan. Kung mayroon mang dapat unahing tulungan, sila ang mga magsasaka natin. Sila ang ating mga forgotten heroes. Sila ang bumubungkal ng mga lupa at nagtatanim para may pagkain ang sambayan ng Pilipino. Marcos lang ang totoong nagmalasakit sa mga magsasaka natin. Inabolish ni Marcos ang oligarchy noong panahon ng martial law para ang mga lupa ay may pamahagi sa mga magsasaka, at umani at anumang ani ng mga magsasaka ay binibili ng gobyerno at sila ang dinadala sa mga kadiwa markets. Masagana 99 at biyayang dagat. Yan ang mga vision ni Pangulong Marcos para sa bayan na binasura ng mga Aquino administrations. Tapos ito namang si Ramos naman, pinagbibenta at pinisa sa privado ang mga assets ng gobyerno. Kaya kawawang Pilipinas. Imbis na tulungan, naging alipin palalo ng mga banyagang elitista at mga oligarkong nagari-harian sa ating lipunan. Ang solusyon sa kahirapan ay palitan ang ating 1987 Constitution. Kung hindi makuha sa legal na paraan, idaan sa revolusyon at saka itatag muli ang bagong lipunan. Pag nangyari yan, hindi na mahihirapan ang implementasyon nito dahil fully matured na ang mga invested assets or invested golds ni Pangulong Marcos simula pa noong year 2000. It is from President Duterte, and ang sagot po ng the usual suspects, yan, nakaw yan, kaya ibabalik. Kung hindi ba ninakaw yan, kailangan ibalik. Pero kung magnanakaw sila, bakit pa nila ibabalik? Ligtas na silang lahat doon sa mga kaso. Ako binibigyan ko ng panibagong pagtasa dito sa bagay na to dahil sa kanilang potensyal na alok na ibalik ito. Totoo nga na sa aking tingin ngayon, totoo po yung sinasabi nila na hindi po ito ninakaw, kundi ito ay ayon doon sa mga reports. Marcos wanted to secure the economy at hinawakan niya po ito dahil eventually nakita naman natin na napakaraming magnanakaw sa administrasyon ng mga dilawan. And the latest evidence is of course Andres Bautista, Andy Bautista, na nagdideposito ng mga pondo ng PCGG doon sa Luzon Development Bank of this Divina, Limcauco, these old elite names, no? Na galang-galang, pero ito pala ang mga ginagawa. And so,
It seems to be credible that Marcos had better intentions, and we have evidence here. Of course, later we'll flash it on TV. Doy Laurel's letter to Cory, which Cory refused to entertain. And this letter presented Marcos's desire to return and settle the wealth that he had been with him, he brought with him, and for this to be used by the nation, but which Cory refused. At ang ating mga panauhin, our usual resource persons na bihasang-bisa dito sa mga issue na to, si Ginoong Ado Pagminawan at si Ginoong Ferdy Pasyon. What would you like to add to my intro, Ado? Well, pinapaikot-ikot lang ng mga taong ito ang diskusyon. Pero Ferdy will tackle the legalities of this. Pero para sa akin, simple lang ang issue na ito. Kailangan ito ng sambayan ng Pilipino, period. Kasi sino pa may-ari nito, wala akong pakialam. Diba? Why don't we put this under the disposal of the President of the Philippines, who this time knows how to spend this money for development, for build, and for the poor, for our agriculture. Wala pondo agriculture. Dapat i-establish na matibay na state media. Wala tayong pondo sa state media. At pagpapatibay pa ng war against drugs, war against corruption, at war against criminality. So wag na tayo magpatumpik-tumpik dito. Let us avoid the obfuscation of legal cases na keso ganun, keso ganito. Let's go down to get the money, ha? Bago magbago pa isip ng mga ito, at ilagay natin for the benefit of the Filipino people. Okay. Executable na ang last will and testament ni Pangulong Marcos. Sobrang kulelat na ang economic progress ng ating bansa. Napag-iwanan na tayo ng ating mga karatig bansa na dati lang natin tinutulungang makabangon ng ekonomiya tulad ng Vietnam, Singapore, Cambodia, Indonesia, Thailand, Myanmar, Laos, China at mga bansa sa African continent at Latin America at Pacific Islands na nakinabang ng gusto sa mga invested assets ni Pangulong Marcos na nagsilbing collateral upang sila rin ay makareceive ng mga collateral loans. Pati yung mga bansa sa Middle East at Arabia tulad ng Kuwait, Dubai, sa UAE at marami pang iba na ngayon ay pumapailang lang ng gusto ang pagunlad ng kanilang ekonomiya dahil sa mga dilawang ganid sa gobyerno at mga legal fronts ng mga komunista na matagal nang sumisip-sip at tumuhutot ng pondo mula sa kabanang bayan na kulelat ang Pilipinas. We need Bongbong Marcos to fulfill his father's plan for the benefit and welfare of the Filipino people. Huwag na tayong magkaksaya ng oras at panahon sa mga trapong politiko na walang ibang ginawa kundi magpakalunod sa korupsyon at ipaglaban ng karapatan ng mga oligarko imbis na tulungan ang mga mahihirap. Mga trapong politiko na patuloy na yumayaman ang yumayaman sa pamamagitan ng pangungulimbat ng pondo habang ang mga mamamayan ay patuloy na nalulugmok sa kahirapan. Oo, nabuhay na marangya ang Marcos family. Totoo yun. Dahil mayaman naman sila eh. Bago pa naging presidente si Pangulong Marcos. At karapatang pantao naman nila yon. Pero nung panahon na namuno sila, hindi nila pinabayaan ang taong bayan. Binuhay nila ang bansa, nag-provide ng maraming work jobs at manpower at nakilala ang Pilipinas bilang tiger economy in Asia at naging top 1 pa sa English proficiency at tinaguri ang bansa na may pinakamataas na bilang ng mga educational institutions at professional manpower. Mayroon din tayo noong science and technological laboratories and institutes na makakapagprodusana ng mga scientists at new technologies kung hindi pinabulok ni Cory ang mga pasilidad. Dahil kay Cory at Ramos, dumami ang bobo sa Pilipinas. Dahil ang Education Department ay nakontrol ng mga komunista at siniraan si Marcos sa mga libro at paaralan na nailimbag ayon sa kagustuhan ni Cory. Sa mga projects pa lang na ipinatayo ni Pangulong Marcos na hanggang ngayon ay napakikinabangan at mga programs and executive orders na until now ginagamit ng mamamayan tulad ng National and Rural Electrification Programs, Healthcare and Rural Health Centers, State Universities, Energy Power Plants and Irrigation, Housing Projects and Agrarian Reform, more than 150,000 roads and highways and more than 50,000 kilometers of bridges na naipatayo during Marcos regime. Mga public hospitals,
public educational institutions, technical programs, state-of-the-art buildings such as PICC, Folk Arts, CCP Complex, at marami pang iba. Patunay na tunay na nagmalasakit si Pangulong Marcos sa sambayan ng Pilipino. Saan ba galing ang mga pondo na ginamit ni Marcos para maitayo ang mga proyektong ito? Natural, lahat yan ay katas ng kanyang mga invested assets sa iba't ibang mga bangko na idinaan lang muna sa utang or loans na payable naman ng kanyang mga ginto na nagsisilbing collateral. Hindi lang yan, mahigit sa 6,000 laws, Republic Acts, Executive Orders, or 90% ng nilalaman ng Constitution ng Pilipinas ay actually akda ni Marcos at bunga ng kanyang intelligence. Yung 10% na dinagdag ng mga alipores ni Cory sa Constitution ay halos pawang mga pro-oligarch laws. Kaya ikalat natin ang video na ito upang malaman ng taong bayan ang buong katotohanan. Enough na tayo sa kasinungalingan ng mga komunista at mga liberal at ng mga pinklawan na ito. Tama na ang 30 years na naging uto-uto tayo sa kanilang mga bulok na pananaw at plataforma. Ibalik ang bagong lipunan at itaguyod ang napakagandang pangitain or vision ni Pangulong Marcos para sa bansang Pilipinas. Supili ng oligarkiya at isakatuparan ang Maharlika. Kung hindi ngayon, kailan pa? Kaya kailangan nating lumaban, Pilipinas, para matupad na ang matagal na nating pangarap. Ang kalayaan ay pinaglaban ni Rizal, Bonifacio at ni Pangulong Marcos. Ang pagiging makabayang Pilipino na hindi inaalipin ng mga dayuhan. Hindi lamang sa pananakop, kundi sa pagkontrol ng ating ekonomiya. Makakamit lamang natin kung tayong lahat ay magkakaisa tungo sa isang bagong umaga. Tandaan po natin, nasa ating kamay ang bukas, sapagkat tayo ang Filipino future. Pakibahagi ang video na ito sa iba, pakikalat sa social media, at sabay-sabay nating itaas at iloklok. Walang iba kundi si Bongbong Marcos bilang Pangulo ng bagong Republika ng Pilipinas. Maraming salamat po.